Hello mga ka-board karas, maulang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, medyo maulan ngayon, malakas. At syempre ngayong video pala ay babalikan ko yung tanong. Anong nagtatanong about sa Nestbox? Kung ano daw mga disadvantage ng mga Nestbox kapag nasa labas? Ayan, tulad niya mga nasa labas. So, bago tayo pumasok dito sa ibunan, bago ako pumasok dito sa loob, titignan ko muna yung mga ibon kung may mga... Ayan, tulad mo, no? Say-say niya. Ano ba yun? Diba? Ganyan ako muna. Bawat wala akong hangat. So, ayan. Nag-mate sila doon. Buti na lang talaga, hindi yung na pumasok. Ayan, nagkukutuhan. Hindi yata tutuloy. Kasi naririnig ako. Post ko muna yung video. Ayan, ko muna sila matapos mag-mate. Ayan, nag-mate sila. So, ayun nga, no? Hinahan ko lang muna boses ko. Baka kasi kumala sila eh. Ayan. Kung nakikita nyo, nag-mate pa rin sila. So, bago kasi ako pumunta dito sa... Bago ako pumasok dito, tumitingin muna ako ng mga ibon. Tinitingnan ko muna sila kung may ginagawa sila or wala. Kapag meron tulad ng ganito, hindi muna ako papasok kasi maano sila, magkakalas. Kaya kapag wala naman silang ginagawa, wala akong nakitang nag-mate, eh saka ako papasok. So, sorry ah. Sorry kung mahina boses ko dahil baka magulat sila. Nakakailang mate na sila pero hindi pa rin nabubuntis yung hen. Kaya sana kapag nagtatry sila, nagtatry, sana ay nagsasucess yung kanilang mating. So yung mga nakarang araw, nakitaan ko na malaki yung chan ng hen pero last week Wednesday nakita ko yung nagmate, successful naman, pero hanggang ngayon wala pa rin itlog. Kaya no, hindi ko alam kung ano meron sa pares na to kung bakit hindi nakakabuo ng itlog. So ayan, nagmate pa rin sila, hintayin natin na matapos. Iba talaga nagagawa ng mga ng ulan ngayon eh, no? So sobrang lakas ng ulan kaya sinarado ko yung mga bintana, pati itong terrace binaba ko lahat ng halaman kasi nagkakalaglagan yung mga paso na yan, nalaglag isa dyan. Sobrang lakas ng impact sa bubong ng kapitbahay. So wala naman, naputol yung kanilang mating. Sayang naman. Ay, siguro na ano ko sila. Nagulat ko sila. Anyways, sige, tuloy na natin ang ating vlog. Sayang yung mating. Naputol ko ata. Shit naman, that pala, hindi ko muna in-explain yung mga paso-paso na yan. So, ayun na nga, ano. Ay, bayan. Sana mag-mate ulit sila mamaya. So, ayun. Itatopic ulit natin. Babalikan natin yung tanong nito. Yung sa Nestbox. Kung ito, disadvantage ng mga nasa labas na Nestbox. Kung ganito ang daanan nyo. Yan. Pagpasok ko dyan, kulungan. Tapos ito, meron dito. Minsan, nasasagi ko yan. Na tatamaan ng aking braso. Ayan. So, ayun ang unang disadvantage sa dito sa aking nasa labas na Nestbox. Kung maglalagay pa ako dito, talagang medyo konti na lang yung space ko dito para ingatan na hindi sila tamaan. Pero sa ganitong haba lang naman na Nestbox na ganito. Pero kung yung mga ganito naman, kasi hanggang dito lang yan, hanggang dito lang, hindi nakasobra yan, mas okay yon kasi hindi ko natatamaan yan kasi mas maluwag pa yung mga space ko. So, sa kung naalala nyo, itong cage na to ay AC type. Ito yung cage na yun. Bali, may nagsuggest kasi sa atin na
may nagsuggest na isa sa ating mga subscriber na nasabi dapat daw ilabas ko daw yung mga nest box. So sinunod ko naman siya, nilabas ko yung mga nest box. Ayan, maluwag na silang nakakalipad kaysa dito. Itong cage na to na AC type. Kung naalala nyo, AC type. Gagawin na lang natin tong pangbabaan ng mga inakay. Tulad niya. Tulad ni Dubi. Ayan. So, ayun na nga ang explanation ko dito sa nest box. Ayun, natatamaan ko siya kapag kulang ang aking space. Okay? Tapos, ano pa ang disadvantage para sa akin? So, meron kasi akong mga nakikitang mga butiki. Ayun yung madali na lang pasukin. Nakakapasok agad sila sa mga buta. Sa mga maliliit na butiki dito, nakakapasok sila dyan. Ayun. Ayun ang aking kinakatakutan. Yung pumapasok yung mga butiki sa butas-butas. Ayan. Hindi tulad ng isa nating nest box dito na ito. Wala siyang butas-butas. Ayan, wala siyang butas-butas sa gilid, kaya mas safe to sa mga butiki. Ayun, kaya depende yan sa lugar nyo kung saan nyo ipwesto yung mga cages nyo, lalo na kung ilalagay nyo sa labas yung mga nest box sa labas, ito. So, ganyan ang itsura. Mas okay yung ganito lang. O, kung papansin nyo, hanggang dito lang yung nest box. Tapos ito, nagpas, kasi mas mahaba to dito. Kaya, mas okay yung ganito na kapag ilalabas nyo yung mga nest box kaysa sa ganito. Kasi ito mga pang AC type na talaga ito eh. Kaya, dito ko yan nilagay. Kaso, may nagsuggest nga na ilabas yung mga nest box. Eh kaso, wala na akong nest box na ganito kaliit. Isa na lang. Ito, kanang parte. Ayan. Pwede natin ilagay dito, pero wag na kasi may mga kusot na to. Sayang naman. Kaya, ang balak ko naman sunod, itong nest box na to, ilalagay ko dito sa ilalim para kompleto na sila dito. Tapos, yung mga natitirang walang pwesto, ito, tulad ito, walang nest box, wala rin nest box. So, lalagyan ko yan ng nest box ng ito. Ayan, yung mahaba din. So, dyan ko ilalagay. Pati ito, tatanggalin ko tong nest box na to. Aalisan natin sila ng nest box. Tapos, tatanggalin ko yung isang pairing box. So, ayan sila. Tatanggalin ko tong dalawang pares. Ito. Ayan, silang dalawang pares. Ibubukod natin sila. Lalagay natin sila dito. O kaya, dito sa baba. So, gagawin ko muna na alisin yung mga ibang nest box na dapat kong ayusin. So, wait lang guys ha. At saka nga pala, maganda yung cage nito. Ang ganda nung nabili kong cage tulad nito. Ayan o, kung mapapansin nyo, diba may harang. Ito yan. Ito yung harang na yun. So, pwede mo siyang ibalik agad ng nakapatong. Nakaganyan. Tapos, ayun. Para madali lang siyang lagyan ulit. So, maganda yung cage na nabili ko, double cage. Ayan. So, ito, lalagay natin doon para hindi sila makatakas doon. So, wait lang. May tumalon ng butiki. May tumalo na butiki dito sa ilalim. May nakasabit na butiki. Tapos, ang ginamit ko, pako. Ayan, pako lang na maliit. Pinukok ko syempre, tapos binend ko ng cutter or ng kahit anong pang bend tulad ito. Binend ko lang yan. Ginanon ko lang yan. Ayan. So, didiskartehan nyo na lang kung paano nyo isasabit yung mga nest box sa mga cage lang na sa labas. Tapos, ang gagawin na natin, tatanggalin ko yung nakaharang dun. Yan. Okay. Tapos, lalagyan natin ng perch. Yan. Dyan na lang perch. Sorry yan. Tapos, tipunin na natin yung mga inner.
Ito yung kak. Ayan, kak yan. Tomin, bio ewing hen. So yun nga no, mas mahaba to kaysa sa ibang nest box tulad niyan. Ito naman, hindi ko siya matatamaan ng braso ko. Masisikop siya. Pero baka matamaan naman ang ulo ko. So, maraming disadvantage din yung mga nakausli na mga nest box na tulad na ganito. Pero mas okay po. Kasi, mas madali siyang tignan. Lalo na kapag may mga inakay or may mga itlog. So, kakatukin nyo lang silang ganyan. Tapos, isilipin natin. Ganun lang naman kasimple. Ay, ganun lang naman kadali kapag nasa labas yung mga nest box. So, ayun. Yari ka. Huwag kang sasabit dyan. Masungit yung green opa na yan. So, ayun. Ang ano na lang natin dito. Tatanggalin na lang natin to. Yung pairing box. Tapos, lalagyan natin ang isang nest box dito. Yung ito nga ang ilalagay natin. Wala palang panabit to. Siguro ito, ilipat na lang natin to dito. Kasi masyadong mahaba to eh. Natatamaan ko talaga to. Kanina ko pa natatamaan yan eh. Kanina umaga pa eh. Kaya habang nasa loob sila, kukunin ko muna sila. Wait lang. Grabe yung nest box na to. Ang daming ano, yung mga gumagalaw-galaw. Grabe yun. Ang daming. Ang daming. Ito malaki. Oh, may club. Sinong nest box ko? Okay, maha. Kung saan initlog si ano? Si Mango at si Bayabas. Ito pala yung dating ano pala. Ayan. So, last one. Ayan. Sa labas. Sa lagubang ba yan? Kung sa lagubang ka, ay aalagaan kita pag sa lagubang ka. Sa lagubang ba to? Mukhang oo ah. Ayos. Gaalaga sa lagubang. Haha. Diyan ka muna sa loob. Kukunin ko kayo sa susunod. Ay, nakadikit pa rin. Yan. So ayun, okay na tayo dito. Nalagyan na natin lahat. So itong tatlo ay mahaba para hindi ko sila natatamaan. So yun nandito dito, inalisan natin. Yun nandito dito, nilipat natin dito. Mga hindi pa naman sila nag-iitlog eh. Kaya okay lang na ilipat muna natin sila. Kaya yan na ang acting. So ayun lang naman yung disadvantage dito sa aking ibunan. Yung mga nasa labas na mga nest box. Natatamaan ko sila. Kaya mas okay ilagay natin sila sa mga pwesto na hindi matatamaan. Yung hindi natin masasagi. Lalo na kung paano kung may itlog yung nasagi mo, 'di ba? Mahirap na. Baka magulat yung ibon. Ayan, usog natin konti. Yan. Yan, 'di ba? Mas okay siyang tignan dahil ayan, maayos yung pagkakalagay na. So, yung nandito, maraming ano, insekto. Kaya lilinisin ko 'to kung meron man ako makitang pwedeng alagaan na sa lagubang, edi ayos, 'di ba? So, ayan na, nasa labas na sila, nag-aano na. Ito, sayang talaga. Sayang to. Dapat pala, hihintay muna natin na matapos bago ako mag-usap dito about sa mga paso. Sayang talaga. Pero kung sisilipin natin yung puwet ng hen, ang laki. Promise, ang laki. Wala ang labo eh. Hindi ako makakalapit sa kanya eh. Try nga natin. Try natin na po lumapit sa kanya. Ayan. Ayan, huwag kang papasok. Oh. Ayan. Ay,
bastos. Titingnan ko eh. So, basta dito sa personal, malaki siya. Pero mukhang hindi naman siya itlog. Ayan. Mag-mate na lang ulit sila sa susunod para... Ayan. Ah, medyo... Ay, hindi. Wala. Wala, wala, wala. Huwag ko muna asahan. So, hintayin ko na lang ulit sila mag-mate hanggang sa mabuntis yung hen. Wala talaga eh. Hindi talaga nabubuntis eh. Siguro, ano, may problema dito sa dalawa. Kung meron talagang problema dito sa dalawa, eh, bahala na. Bigyan na lang natin ng pares na post din sa PayPal para syempre, walang masayang. So, ayun lang naman guys. Ngayong video, sana ay na-share ko sa inyo ng maayos yung disadvantage ng mga nasa labas na nest box tulad ng mga ganyan. Ayan. So, ulitin lang natin. Nasasagay ko sila ng aking braso, ng aking mga kung ano-ano. Kapag naglilinis ako, nasasagay ko. Tapos yung mga butiki, pwedeng makapasok agad. So, ayun lang naman ang mga disadvantage. So, depende yan sa lugar nyo, sa pwesto ng mga ibunan nyo. Ayun lang naman, mga kabardkadas. Maraming salamat sa pagnanood hanggang dulo ng ating video. So, salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.